Good day po sa ating lahat. This is Kim from Davao City. I'm not sure po kung nabalitaan nyo na po yung coronavirus na nandito na po daw sa Davao. Early today po, nandun ako sa office namin. Upon checking po sa YouTube, no, nakita ko po na it's from GMA. Dun sa episode nila na Stand for Truth. So, guys, napa-vlog lang po ako, guys, no, kasi ayokong mag-worry kayo, kasi the first time po na nabasa ko po yun, I mean, hindi, nabasa ko po yung title, at saka, talagang curious ako, guys, no, sobrang alarming po kasi, guys, yung nangyayari sa ating kapaligiran, no, but I don't want to attack anyone here in this vlog, so I just wanted to clarify that. Talaga po, it's so alarming, guys, no? So, I wanted to share my insights po dito sa, ano, sa itong problema na coronavirus. It's actually globally, we're affected globally. And just like me, super worried, guys, no? Because we also have friends na nasa ibang bansa, guys. So, ayun. Going back, guys. Nga, guys, may isa na daw, I mean, may one type of coronavirus daw po, guys, na pumasok na dito sa Davao, no? Kailangan po nating alamin and kailangan po nating maging aware sa kung ano mang nangyari sa ating kapaligiran, guys. So, ayun nga. Yun nga po palang type of coronavirus, guys. Kasi may tatlong notorious na coronavirus. So, itong SARS, which is Severe Acute Respiratory Syndrome. And nangyari po to siya mga years ago, I don't remember, pero batang-bata po ako nun. And pangalawa is itong MERS, itong Middle East Respiratory Syndrome. And ito po yung pinaka-delikado, tsaka super deadly, no, sa tatlo na yan. Ito yung novel coronavirus. So, na nangyayari po ngayon sa Wuhan, China, which is lockdown po siya sa pagkakataon na ito. So, yun nga po, guys. Itong type po ng coronavirus na na-discover po dito sa Davao, out of 52 species, and they have studied, it's the UP Mindanao here in Davao, they have studied, that, and out of 49 bats, isang species lang po na may coronavirus, and gladly, guys, gladly, hindi po siya kagaya po ng novel coronavirus. So, ayun nga, guys, one thing that we need not worry is that yung coronavirus po na-discover dito sa bats natin dito sa, I mean, sa mga panike or quacknet dito sa atin sa Davao, hindi po siya kabilang sa tatlong deadly or notorious na virus na yan. So, ayun nga po, guys, wala pa pong reported na may apektado na tao. So, that means, guys, na yun, hindi nga po talaga siya notorious or hindi po siya kabilang dun sa tatlong virus na yun. Pero, guys, kailangan pa rin po nating mag-ingat yung proper hygiene, kung maari po magsuot pa tayo ng mask. Yan, kaya po bumili ako ng mask at saka last time na pumunta ako ng Watson, nagtry akong bumili ng mask, face mask, hindi po ako nakabili kasi wala na po silang stock. So, and yun, prevention is better than cure. So, yun nga, guys, for now, that's all. And I hope naliwanagan kayo kung paano po talaga yung reaction natin, guys, no? So, dasal-dasal lang tayo, guys. At saka, yung awareness sa kapaligiran, talagang napaka-importante yan. So, see you in my next vlog, guys. Yan lang po. Thank you so much